guys, welcome back po Kali May Onan. At kung bago ka lang sa ating channel guys, please subscribe and hit the notification bell para palagi kang updated. And of course, mag-join po kayo sa ating membership. Okay po guys, balik tayo sa coin review. No, ang ating coins for today, ito po nga 25 centimos. Ilang buwan na rin tayo hindi nakapag-content about sa mga 25 centimos. At binalikan ko sila kanina umaga para bisitahin, no, para isa-isahin, para silipin. At meron tayo nakita agad. Ito pong isang 25 centimos na 2016. Ayan. Fingerprint guys sa kanyang kwan. Maari sa akin to, no? Kasi nga nagulat ako, may fingerprint pa. Oh, ayun, ang gagawin natin dito guys para malaman natin. Ayan. Fingerprint. Hindi natin masabi ito bang mga fingerprint ay error, no, or damage na siya sa coin. So bubuksan natin ito kasi nakalagay siya dito sa kanyang coin holder. Bubuksan natin ito para malaman kung matatanggal ba ito pag pinunasan, di ba? Kasi diyan natin malalaman. Na-curious ako eh. Yun na nga, di ba? Sabi ko, kung error nga ba itong mga fingerprint na ito sa coin or damage lang. So malalaman natin yan mamaya, kaya tapusin niyo po ang video guys. Sa ganun na may mga ibibigay tayo impormasyon siyempre tulad ng dati. Buksan natin ng Maria. Okay guys, sinacrifice ko na to coin holder na ginawa ko may para lang makita natin kung ano ba talaga itong fingerprint dito sa 25 na ito eh. Malalaman natin yan. Ayan, so manood lang kayo dyan at makinig sa aking mga sasabihin dahil meron akong siyempre impormasyon. Ayan guys, so makikita nyo andyan yung fingerprint pabihira. Hindi natin masabi, so pupunasan natin ito. Ayan, kasi fingerprint lang naman yan eh, diba? Ayan, pag natanggal ayan eh, siguradong fingerprint nga yan. Yan siya guys, andyan siya. Halatang halatang fingerprint eh. Hindi naman pwedeng damage siya kasi, diba? Ayan, punasan natin. Pag nawala ito guys, wala na content, no? Ayan, tingnan natin. Naku, mukhang nabura. Andyan pa. So, andyan. Paano ko ba ito papaliwanag? So, hindi siya nabura guys, ano? Oh, ano sa tingin nyo guys? Hingian ko nga kayo ng opinion kung bakit itong mga fingerprint ay naiiwan sa mga coins at hindi agad natatanggal kapag ating pinunasan na, no? Gusto ko naman, gusto ko mang linisan ito, kaya lang ito kasi 2016 na ito eh, para sa akin eh. Kinukuli ko kasi ito dahil mabababa ang mga vintage nito. Pasadahan natin ang lente. Ayan, so para makilatis natin talaga. So sa tingin ko fingerprint nga talaga ito guys. Hindi natin masabi, no? So maaaring mahahanap natin yung salarin ko kanina ito, di ba? Kung nga ipapatawag natin yung FBI, no? Pwede yun, di ba? Makikita yung identity ng tao sa fingerprint lang, di ba? Yan. Kayo nga guys, tanungin ko lang, no? Ano ba sa tingin nyo? Maaari ba magkaroon ng error na fingerprint sa mga coins, yung sa pag-extract niya, at may naiwang fingerprint dito sa bariyang ito? Yan, pinunasan ko pa. Kasi medyo na-curious nga ako eh. Nagtatalo yung aking isip. Maaari nga kayang magkaroon ng error na fingerprint sa mga coins or damage lang ito. Ayan, ang ganda kasi ng pagkakaiwan ng fingerprint dito. Kung error man ito, eh maaaring error na nagmukhang fingerprint, diba? Maaari pong ganun. So dalawa at eh. So hihingin ko po yung inyong opinion. Ayoko naman na basta-basta na lang ako magkiklaim na error siya, diba? So kasi sa nakikita nga natin na mukhang 90% fingerprint. At kapag binaliktad natin itong coin na ito, no, wala naman siya sa reverse eh. Doon lang sa kanyang reverse eh. Kita nyo naman, diba? Maganda pa ang kondisyon ng barya. Yan. Kaya hindi natin masabi na damage siya.
kahit na lentehin pa natin, pasadahan natin ang lente, dito sa kanyang reverse ay wala siyang fingerprint. Doon lamang, no? Ayan siya, oh. Ayan. Medyo nagre-reflect lang. So, isip kayo guys, no, kung ano sa tingin nyo. Medyo haba lang natin ng konti. Pakita ko lang sa inyo pa ng makilatis nyo ng husto. At magkaroon po kayo ng idea at magkaroon kayo ng i-comment kung ano sa palagay ninyo itong fingerprint dito sa 25 na year 2016. Kasi hindi ako mapalagay dito guys. Kitang-kita naman natin, di po ba? Pinunanasa natin ang dalawang beses, nandiyan pa rin siya. Kikis-kisi natin ito ng liha, siyempre ubos yan. Huwag naman, di ba? Ayan. So, hayaan nyo muna ako ang magpaliwanag guys bago kayo mag-comment. No? No, sa tingin ko, ito yung i-zoom lang natin. Sa tingin ko, kung ito nga ay fingerprint at sinubukan na natin punasan at ayaw naman siyang maalis. Kasi minsan, di ba yung mga kamay natin, oily yan. Halimbawa, kumain tayo na ma-oily at humawak tayo sa mukha natin, no? Tapos humawak tayo sa barya na maganda pa ang kondisyon, talagang babakat yan dyan eh. Diba? Babakat yan dyan eh. Tapos hinawakan natin, tapos naitabi natin ng matagal, ng mga ilang taon. Sa tagal nun, maaaring yung langis ng ating kamay, ay magkakaroon po yan ng chemical reaction sa barya. No? Kaya lang po ang akin, ano. So, maaaring ganun. Yung isa naman ding iniisip ko na maaaring nga error coins ito na nagmukha lang siyang fingerprint, di ba? Kung ito po ay error coin, magandang error siya kasi kita nyo naman, di ba? Ang ganda. Zoom pa natin para makita natin yung mga linya. Ayan, di ba? Ang ganda ng kung titignan mo, maganda siyang tignan kung error nga naman. Di ba? Kung hindi siya error, ang mangyayari diyan, ang tawag diyan ay na-damage na siya ng fingerprint natin dahil nga doon sa chemical reaction na nangyari dito. So ayan guys, kayo naman ang hayaan ko magpaliwanag, kayo naman ang mag-iwan ng comment dyan kung ano nga sa tingin ninyo, no? Hindi kaya guys si Superman ang humawak dito, no? Sa sobrang lakas ng kamay niya, bumakat na yung kanyang fingerprint eh. Diba? No. Kaya 50-50 ang ating opinion dito. Wala tayong pipwede nga i-claim na sigurado. Pero sa akin, kung error ito, maganda siya. At maaaring i-auction sa eBay ito ng medyo mataas ang kanyang presyo. Kasi nga, sa ganda niya, di ba? At maaaring mayroong collector na magkagusto dito, di ba? Di ba? Kung talagang fingerprint siya na naiwan na dyan, depende po yan. So, depende pa rin sa magiging collector, di ba? Pero sa akin, gusto ko muna ito. Siyempre, wala naman din akong plano na i-benta ito eh. Sa ngayon, ano? Hindi pa naman natin din yan masasabi. Okay guys, bago naman tayo magtapos, daan na natin dito saglit sa Animista. Yan, para makita natin yung update. Baka meron ng update dito ngayon sa BSP 25 cent eh. Para makita natin. Kasi matagal-tagal na tayong hindi nag-content about sa mga 25 centimos BSP series coins. Ayan, bago lang tayo magtapos, no? So, diretso tayo. May mga comments dito. At kung gusto nyo makakuha ng buo-buo yan, guys. Kung gusto nyo pong aralin ang mga information about dito, puntaan nyo lang sa enemista.com. So, diretso tayo sa years. Ayan. 2016 guys, no? Sa kasalukuyan 4% siya at sa very fine na condition ay meron isang value na 12, no? Medyo mababa guys, hindi naman sobrang baba at hindi naman din sobrang taas nitong mga 2016. Yan, hindi kagaya nitong 2017, mas mataas ng konti eh. 9% siya. Yan guys, no? At meron nagtanong na pwede ko daw bang i-content kung ano yung mga mababang mintage. Pwede mo na pong silipin dito sa enemista.com. Alam nyo naman po kung paano na tumingin eh. Kaya ayan na po ang kabuuan ng ating content ngayon. Huwag po ninyong kakalimutang mag-comment at huwag po ninyong kakalimutang mag-subscribe especially sa mga bago dyan at buksan ang notification bell para palagi kang updated at mag-join sa ating membership. So hanggang dito na lang po. Until next time guys. God bless you all. I'm out.